don't know her, you love her, Juliana Palermo. And now, the other arm goes this evening, Diana Zubiri. This fight would never have been possible. Title Eliminator. Introducing first, fighting out of the blue corner, he came in at a trim 124 pounds with a record of 44 victories, 7 defeats and 1 draw, with 23 victories coming by way of knockout. He has won 29 of his last 30 fights. 22 among them were Filipino victims, most of them by knockout. The former Pan-Asia Boxing Association Super Bantamweight Champion, the former WBF Bantamweight Champion, a former IBF International Bantamweight Champion, the reigning IBF Pan-Pacific Super Bantamweight Champion, and now the number 6 ranked IBF featherweight contender from Ubon Ratchathani in Thailand, Phasan 3K Battery. Phasan. Yeah.
his opponent across the ring, fighting out of the red corner. He came in at 125 pounds. Last November 15th, he annihilated the legendary Mexican Marco Antonio Barrera. On May, he bloodied and battered WBA IBF champion Juan Manuel Marquez, making him kiss the canvas three times. The former OPBF flyweight champion, the former WBC flyweight champion, the former WBC international super bantamweight champion, the former IBF super bantamweight champion, the Ring Magazine featherweight champion of the world, the People's featherweight champion of the world, ranked number 3 featherweight world contender by the IBF. From General Santos City in Mindanao, ladies and gentlemen, a hero of our time, the Philippines' national treasure, merciless Manny Pacquiao. Sa wakas, magsisimula na ang matagal nating iniinay si Manny Pacquiao. Tabas na tabas ang katawan. At kapansin-pasin, ang bagong tato sa kanyang kaliwang balikat. Ito yung Red Bull. Yung batang Red Bull na tato. At saka nasa patalon din niya, no? Red Bull, of course, is one of the sponsors of Manny Pacquiao sa laban na to. I have given you your instructions. Nakatato. Alam mo, sa Amerika, ginagawa yan. Nilalagay nila yung WW so something sa likod, no? But this one, they took it a step further. And now si Manny Pacquiao has that Red Bull tattoo on his left. Third man in the ring, napakinggan natin si Ferdy Estrella. Siya po isang 53-year-old referee with 8 world championship fights under his belt as a referee. Ito yung tail of the tape natin. Makikita natin ang age. Lamang itong si Manny Pacquiao sa kabataan. At yung height, lamang si Manny. No? Makikita nyo dyan yung distinct 2.5 inches. Dito sa reach na ito, again, ang nasukat ho dito ay pamula sa dulo ng daliri hanggang sa balikat. Pero makikita nyo ang advantage. Ito, kapit mga kapatid. Pareho silang kaliwete. Pareho silang kaliwete. So, neither will have an advantage of being a southpaw sa laban na ito. Pareho sila, yes. Pareho silang fighting out of the southpaw stance. Ito si Manny Pacquiao. Pati depensa ni Manny Pacquiao, nakikita natin na kinito dito, nakatago, no? Hindi niya alam kung ano itong opponent niya na ito. Again, trying to connect and trying to measure itong si Pasong Pirang. Manny Pacquiao quickly connecting. Mukhang all business si Manny dito, ha? He has shooting always been, no? Right jab. At may binanggit sa atin si Manny Pacquiao just and before this fight. Sabi niya, intayin niyo yung aking kanan. That's something that they're trying to develop together with Coach Freddy Roach. Manny Pacquiao gets nailed with the right. Ito si Pasong Pirang. Meron parang isinusuntok na pabigla, ano? But Manny, nainis yata sa suntok na ibinigay sa kanya. Mukha yata nagalit si Manny. Ito na. And Pasong Pirang gets tagged by that right kinito. That right is hurting ito si Pasong Pirang. Hindi niya alam kung ano sinusuntok niya. Well, parang groggy na ito si Pasong, no? Very, very early in this fight. Manny Pacquiao has unloaded some of his bombs. Pero si Pasang kanina, nakatama din ng isang matinding suntok. Hindi nakakasigurado dito si Manny Pacquiao. Tama yung left na yung kanyang kanan na pinanjab-jab niya, no? Basic na basic yan, sumasabay doon sa kanyang pag-step. And Manny Pacquiao now getting a measure. O Pasong Pirang now going, trying to go to his midsection itong si Pasong Pirang. Well, kita-kita natin dito, no? Manny's all business at saka ang atake niya. Very, very concentrated. Hindi siya masyadong gumagalaw in terms of his footwork. Wala siyang masyadong footwork dito. He's letting his fists do the talking sa laban na ito with 125 to go. Ito. That's a slip. That's a slip. And Ferdy Estrella calls it wisely. It's a slip. Ito po kasi Pasong Pirang lost his footing pag-atake nitong si Manny Pacquiao. Manny now, again, trying to bounce, trying to use that right, trying to set up ito si Pasong Pirang, but Pirang counters with the left right. Mabigat yung kanan na jab ni Manny Pacquiao. Now, that's a setup jab for his left hand.
Parang hindi makuha ni Manny pa yung distansya ng kanyang suntok dahil ito si Pasong Pirang pumapasok din eh. Well, matibay din ito si Pasang, no? And he knows how to bob and weave. So far, it's been a defensive fight for Pasang because Manny Pacquiao has been all over him. It's a swarming attack. Ito, again, a takedown. That's a slip. Dapat siguro, yes, baka kung sa iba yun, mawawarningan si Manny dahil tinulak niya pababa. Dalawang beses na yun. Okay, here we go once more. Etong si Pasong Pirang, lucky to survive if he survives round well, number Gina, one. Ang importante dito, hindi ma-frustrate si Manny, no? Even kung hindi niya mapatumba si Pasang here in this first round, he's gotta keep his wits together. Pinito, maagang 30-second warning, mga kaibigan, sa first round natin in Pasang. Hindi niya alam kung saan siya, malimit sumusuntok siya. Wala na si Manny doon sa pinagsusuntokan niya. A nice right hand. Sneaked in that time. And what a round. But yung fight plan ni Pasang, parang nakikita na natin, no? Chino, nung first round, halos hindi sumuntok si Pasang. He was fighting defensively. Ang plano ni Pasang, eh, pagurin niya si Manny Pacquiao. Yamo si Manny ang sumuntok in the first few rounds. And then Pasang, ang plano niya is to be able to start unloading mga 4 or 5 rounds kung tatagal yung laban. Ito, nakikita natin ang highlights itong bakbakan na ito. Manny Pacquiao trying to tee off itong against Pasong Pirang. Hindi niya mailanding yung mga suntok niya kasi si Pirang has this tendency to move forward, ano, sumusugod siya, thereby nawawala yung angle doon sa mga gustong punches ni Manny. That was the first slip ruled by coach, rather by itong si Ferdy Estrella, ang ating pong referee. Working the corner of Manny Pacquiao is Freddy Roach and excellent cutman na si Lenny De Jesus. That's right. This Solar Sports Special is few rounds and then Pasang, ang plano niya is to be able to start unloading mga 4 or 5 rounds kung tatagal yung laban. Ito, nakikita natin ang highlights itong bakbakan na ito. Manny Pacquiao trying to tee off itong against Pasong Pirang. Hindi niya mailanding yung mga suntok niya kasi si Pirang has this tendency to move forward, ano, sumusugod siya, thereby nawawala yung angle doon sa mga gustong punches ni Manny. That was the first slip ruled by coach, rather by itong si Ferdy Estrella, ang ating pong referee. Working the corner of Manny Pacquiao is Freddy Roach and excellent cutman na si Lenny De Jesus. That's right, si Lenny De Jesus is a Puerto Rican. Nanggaling siya from New York where he operates a gym, yung Juan Laporte Boxing Gym. He's been involved in boxing for 41 years round as a fighter two. And as a trainer. Okay, ito na. Maganda rin ang depensa ni Pasang. Huh? A lot of those punches of Manny Pacquiao, especially yung right jab, landing on the gloves of Pasang. Ito si Pasang now also showing a jab. Tanda nyo, sinabi ni nitong si Pasang, si 3K Battery, na meron siyang nakitang weakness ni Manny Pacquiao na isisikreto niya. Whatever that is, yan po ang iniintay natin. And Manny Pacquiao, again, trying to connect, pero hindi pa natin nakikita yung landing ng solid punch from Manny Pacquiao dito po sa ating first and second round. Well, Chino, that's because maganda ang depensa ni Pasang. Although tinatamaan siya rito, hindi masyadong solid, no? Because he's got both his hands up. Oh, sandali, that's a knockdown. That is a knockdown. Definitely knockdown yun. Tinamaan si Pasang. Sa noong tinamaan, ganito. Alam mo, sa volume of punches, it's a barrage. Barrage. At nayanig po dito sa tagig, ito po si Pasong 3K Battery. The first knockdown scored by Manny Pacquiao. Another knockdown might be coming soon. Parang basuka ito si Manny Pacquiao, no? Both fists churning, all guns blazing para kay Manny Pacquiao. Yan pong kanan na yan, inihahanda pa rin niya para kay Marquez. And now, he's trying to test drive that right hand which has connected again. And ito si Pasong Pirang, hindi na malabo kung saan pupunta. No answer. Pasang has no answer for Manny Pacquiao's aggressiveness. Saka hindi ba kagalaw, oh? Oo. Nahihilo siya, hindi niya malaman sa dami ng suntok. Sa dami ng suntok ni Manny Pacquiao. Yes. Maganda sa aring depensa niya, but he just is not able to fend off all those punches coming from Pacquiao. Grabing ginagawa ni Manny. Talagang tinatrabaho niya yung kanan niya. Kinito, look at that. Straight upper. Now trying to jab with that right, leading with that right, and nailing him with that left. Yan po si Pasong Pirang. Already a knockdown has been scored in the second round. Parang hinahanap dito ni Manny is a one-punch knockout. And so far, hindi pa siya makapag-landing ng isang matinding suntok to put him down for good. Now, isang beses na bumagsak si Pasang, but Pasang is still standing. He's still fighting back. Whoa! Leading with the right. Yan yung artillery ni Manny Pacquiao. And Pasong Pirang is in trouble. Kinito, this guy is in trouble. He's trying to back off. Paiwas-iwas na lang ito si Pasang. Manny Pacquiao is mauling Pasang 3K Battery. Short of toying around with this guy,
going to the midsection and going upstairs again. Si Manny Pacquiao mixing it up. He nails him with that right of his. Alam mo, he goes to the body. Grabe yung variety ginito. You have to give it to Pasang, ha? He's very courageous. Ito, lumalaban pa, no? Sa dami ng mga suntok na tinanggap niya from Manny Pacquiao. Manny Pacquiao again working out that right of his, trying with that right looping shot. They're trying to master yung right cross ginito. This is round number two. Now, nakita din natin yung mga suntok ni Manny. Hindi lang sa mukha, kundi sa tagiliran din, no? The side of the body. 10-second warning. Pasang looks like he's going to survive his second round assault. Bumagsak siya in this round. And end of the second round. And we might say, na ito si Pasong Pirang, whether he's lucky to have survived the second round or whether he is truly a durable fighter ginito. This Solar Sports Special is presented to you by... This second is the round highlights. Scored. Tama yung kanan, tumama. Right hand, dito. Yes. That was the right hand. Again, the right two to four hit dito. And that staggered and sent ito pong si Pasong Pirang. Pero combination niya, makikita niyo ulit, yung jab, which looks like more of a straight. And then, ayun. Yung tumama yung left, yes. Nayanig. Pero yung nakapag-set up doon, yung dalawang kanan ni Manny Pacquiao. That is what he's been working at. Yung kanyang kanan. He wants to be a two-fisted fighter in preparation for Marquez, Morales, and Barrera. But first, ito, he's got to be able to take care of Fasan 3K battery. Ito, back dito sa ating bout. Round number three. Manny Pacquiao trying to measure. Ito si Pasong Pirang with his right lead. Going up and down. Manny Pacquiao nails him with the left. Ito si Pasong Pirang got nailed kinito. Well, he got rocked that time. Pero matibay kinito, nakikita ko. Nasasalo niya yung mga suntok. Now, whether he's able to withstand the para punishment. Chino, para pinasusuntok niya lang si Manny. But here is Pasang, absorbing a lot of punishment. And Manny Pacquiao getting a good workout dito sa first two rounds. Oh, talaga? At sabi ni Manny, alika, suntokin mo ako. Para makatikim din ako, sabi niya. Saka kanina kagulat-gulat, inito, nakita ko si Manny na doon sa pre-fight, yung traditional pre-fight, no? Nakangiti. Nakatawa si Manny Pacquiao. Very loose siya. Yes. He was very loose before this fight. Very, very confident. At ito, tinatamaan na naman ng kanan ni Manny Pacquiao. Very slippery din ito si Pasang. Magalaw. Yung pinapractice niya, no? Right straight. Tignan mo. Titignan natin maigi, no? Yung left, or rather that right hand that they're trying to work at. Ito pong corner ni Manny Pacquiao, led by, of course, Coach Freddie Rhodes. Pasundot-sundot lang pero si parang Pasang. Straight na siya, no? Kasi gusto nila, maturuan ito si Manny Pacquiao ng parang style ni Larry Holmes na yung ananas na jab eh parang straight na halos. Exactly. Yan parang nakikita natin. No? Yung jab ni Manny Pacquiao na kanan, parang panakaw na din yun eh. It has a lot of power. Hindi lang pag-set up, no? Although he could also be a setup for his left hand or yung combination right-left-right. Ito, bumabalik si Pasang. Again, yung sinabi ko kanina, no? Manny should not be frustrated na hindi pa niya napapatulog. Itong kalaban niya, no? Grabe, malayo pa ito. It's a 12-rounder. Pero matibay itong Fasan. He has been able to take a lot of those punches. He went down once in round number two. Trying that right upper ngayon. But Manny gets tagged with that left by Pasong Pirang. Both fighters again fighting out of the southpaw stance. No, ayun, tumama. Si Manny Pacquiao with that left lead. Overhand left. Well, one thing we have to also watch is baka naman masunog ito si Manny, no? Sa dami ng mga suntok na binibitawan niya sa laban na ito. He's got to pace himself. Scheduled for 12 ito. Matibay ang kanyang kalaban. Pero sinabi kanina kinito, narinig natin, sabi ni Coach Freddie Rhodes, if we have to go 12, then so be it. Ano? Oo. Yan ang sinasabi nila sa kondisyon ni si Manny dahil maraming nagdududa sa kondisyon itong si Manny Pacquiao. But Coach Freddie Rhodes said, I guarantee you, if we have to go 12, we will go 12. Meron lang kung konting, nako, ito na, under 5 seconds, at hilong-hilo si Pasong Pirang. Yes, he's groggy. He got staggered. Again, he will be lucky. Pero he went down, yan, he went down. Yes, tama yun. Walang fighter to be saved after the bell and another knockdown scored by Manny Pacquiao pero as dapat, the third round ended. Dapat si referee Estrella continue the count. You have to continue the count, although he got up, may mandatory 8 count yun. Bumagsak. This so hindi natatagal ito. Yung hindi ko pa nakikita, yung sustained attack ni Manny Pacquiao sa katawan. It's been all head so far.
At wala pa tayong nakikitang assault by Manny Pacquiao sa katawan ni Fasan 3K Battery. Sa kapansin mo yung kaliwa niya, bihira niyang binibitawan. Pag napadikit lang siya, but it's all been the right doing the work. Sabi kasi ni Manny Pacquiao kanina, abangan niyo yung kanan ko. And really, that right, he is trying to work at that so hard. At ito po, inuulit mo namin in preparation for that big one. On February 26, he is set to meet Manuel Marquez in a rematch, but he has first to finish off this assignment of his. Round number 3. Okay. Round number 4. Nakita natin yung Chino, no? Yung right hand ni Manny turned the legs ni Fasano, rubbery, towards the end of that round. Bumagsak siya. And I thought that was a legitimate knockdown. It was. Kaya nga magaling ang basa ni Freddy Estrella na ito ay isang knockdown at the end of the round at the bell ito. Again, no fighter can be safe after the bell. And Pirang, ito na, alam na ni Manny kung anong gusto niya. Manny has gotten his rage but he gets nailed with the left. Manny comes back with that looping right. Alam mo, very loose na din ang defense ni Manny at this point. Ha? Kung meron pang ibubuga ito si Fasan, dapat ipakita niya ngayon. Because here's an opportunity for him. Manny's fighting very loose, very confident. Napabagsak na niya na dalawang beses ang kanyang kalaban. Meron nagsasabi, baka naman si Manny kargahin itong si Pasong Pirang. Hindi po uso yan, ano? Ayaw natin i-risk yan. And Manny Pacquiao now, ang sabi nga naman, ano dito, Tito? Oh yes! Leg punch! The left hand! The left hand. Left hand! That left upper, Kinito. Parang upper yun. It's an upper left. Woo! Hand. That nail. This is the third knockdown scored in this bout by Manny Pacquiao against Pasong Pirang. At sabi ni Pasan, okay, lalaban pa ako. One punch. Brought down Fasan in this round. Ito na naman. Goodbye. And that's it. Ito. It's over. Manny Pacquiao, sensational knockout. Winner out lang yung kanan. Grabe. Ang kaliwa. Pumunta pa rin siya sa kaliwa niya. Anong kinailangan niya? At hindi malaman ni Fasan kung nasan siya. Hindi niya malaman. At hindi niya nakita kung saan ang galing yung suntok ni Manny Pacquiao. What a sensational knockout victory. And listen to that crowd, Kinito. Manny Pacquiao, 4 rounds. Knockout victory. At ito na, ang statement ni Manny Pacquiao, Juan Manuel Marquez, maghanda ka na! Ayan ang mami ni Manny. Yes. Kinito. Ang mami niya, si Junisha. Si Aling, Aling Junisha. We rarely see her. Nandito. Ito ang rare appearance ni Mami Manny. Well, si Manny Pacquiao is the second of 4 children. Ito, panoorin natin. Ang gandak ni ito nung kaliwa. Tinago niya ng kanan and then the upper of that left. That set itong Pasong Pirang kissing the canvas. At ito na naman. Ito na naman. Grabe, ang gandaki nito. Nakatago parang sa kanan. Parang uppercut na cross na hindi mo maintindihan. But it was a left hand that brought Fasan down. Dalawang beses siyang bumagsak dito sa ating 4th round. Ito, panuorin ulit natin. One of the knockdowns scored here by Manny Pacquiao. Tingnan mo, pepekein niya ng kanan. Ito yung kanan. Tapos ito na, pag nakita niya magtatago sa kanan, uli, ayan, pepekein ng kanan. And look at that left, ang ganda ng timing nito. At nakita mo, no? Yung dalawang paa, umangat yung dalawang paa from the canvas. Bihira natin nakikita yan. Mamaya, babalikan natin yung angle just grabe to show yun. You how excellent that form of Manny Pacquiao was when he delivered that. Ang ganda at saka yung power. Umangat yung dalawang paa from the canvas. And you rarely see that in a boxing fight. Not unless you see a Mike Tyson inside the ring. Mamaya ho, power. Babalikan natin and we will try to dissect yung form ni Manny Pacquiao that floored Fasong Pirang in the 4th round of this scheduled 4-12. Ang yanig sa tagig, naging banig sa tagig. Mga kaibigan, magbabalik po ang ating Solar Sports Special dito. Thank you.
This natin doon sa bagyong nagdaan. Itong mga ganitong victory, ito nag-galvanize ito yung pagiging Pilipino natin. Maraming nagsasabi, nagdududa sa ating pagka-Pilipino, pero pag nakikita mong isang tunay na Pilipino, katulad ni Manny Pacquiao, napakasarap kinito. Look at that textbook form uppercut. His full weight was there. Nakikita yan sa kanya pong pag-deliver niyan. Nagsimula sa paa, papunta sa bewang, papunta sa balikat, and not spell the difference ito sa laban. Ayan, pag ninyo, paano nyo ikakakyan, ha? Talagang hinanat niya. Ayun, ang ganda ng form. Yung opening at yun, no? Ito yung sinabi natin kanina, no? Both feet out of the canvas. Sa kapag bagsak pikit. At oo, at bihirang-bihirang mangyari yan sa boxing. Not unless talagang napakalakas na boxing. Huli ko nakita yun. Tama ka kanina. Huli ko nakita yan ay sa laban ni Mike Tyson against Andrew Gulota. Oo. Yung pinaangat niya itong si Gulota. Meron na nangyari yung Joe Frazier at saka si George Foreman yata yun. Umangat din si Joe Frazier. Joe Frazier. So for the record, yan po ang kung yan. May kabagalan siya, pero inaamin ko may kabagalan siya. Hindi naman natin pwedeng buhatin yung upuan niya. So, medyo may kabagalan siya, pero matapang, may lakas din. Oh. Okay, Manny, kanina, for the first time, ito, makikita mo yung una mong patama, no? Oh. Tapos yan, susundan mo, ito, nung tumama ka rito, alam mo na darating na yung pagtatapos ito. Oo. Oh. Parang sabi ko, wala na. Alam mo na, no? Nung bumagsak ng isa, pero kanina, nung tinama mo sa noon ng kanan mo, narindi na rin eh. Oh. Nakontento ka na ba na tumama yung kanan mo, narindi mo siya doon sa kanan na yun? Tinama mo sa noon, nakita ko yung nabagsak eh. Nung bumagsak siya, nung hindi pa tinamaan yung talagang napakalakas, tinignan ko yung corner niya, sabi ko ayaw na ba? Ah.